hindi ko mapaliwanag ang nararamdaman ko ngayon. Yung pakiramdam na parabang napapaliw na ako. Malapit ko nang makumbinsi ang sarili ko na ganun na ang nangyari. Malapit na. Ang asawa ko ay si Bea. Pinawian siya ng buhay dahil sa panganganak. Napakaganda niya. Masayahin. Matalino. Makulit. Ang babae na pag tumawa, walang pakialam sa nakapaligid sa kanya kahit pa nasa loob kami ng resto. Ang babae na kapag tumitig sa akin, hindi mapigilan ng aking mga kamay na hindi manginig. Namatay siya nang ipanganak ang aming anak na babae, si Sam. Iyon ang pangalan ng aming anak. Pwede kong isisi sa anak ko na dahil sa kanya na wala ang isang tao na nakapagpapasaya sa akin. Subalit hindi ko ito ginawa. Alam kong ayaw din ni Bea na damdamin ko ang kanyang pagkawala. Ayaw niya na masira ang buhay ng aking anak nang dahil lamang sa pagkamuhi. Pero hindi lang ito dahil sa nawalan ako ng mahal sa buhay. Nababalot din ito ng kasamaan. Si Sam, masayahin. Laging tumatakbo, umaakyat kung saan-saan. Makulit at maingay. Siya rin ang pinakamakulit sa kanyang klase. Kaya para sa kanyang ika-anim na karawan, lumabas kami kasama ang kanyang mga kaibigan. Hindi ako makasabay sa kanyang enerhiya. Maraming tao noon at sa sobrang excitement niya, nagmamadali siya na hinila ako. Daddy, halika na! Habang papalayo ng papalayo siya sa akin. Hindi ko mapigilang hindi siya mahalin. Sinubukan ko siyang habulin. Masyado siyang naging abala sa pagtanaw sa akin habang naglalakad. Isang bus ang paparating at hindi na ito nakuhang magpreno pa. Rinig na rinig ko ang pagkadurog ng kanyang katawan at huminto ang mundo ko noon. Dali-dali akong tumakbo at tingakap siya. Para bang namamanhid ako noon at hindi tumulo ang aking luha. Hindi ako makakilos sa sobrang sakit na nararamdaman ko. Ang naramdaman ko lang noon ay ang mainit na likido na unti-unting dumadaloy sa damit ko. Ang mga sumunod na linggo ay parang malabong nagdaan. Wala ako sa aking sarili. Ang mga kaibigan ko at kamag-anak ko ay dumalaw para makiramay. Para bang kaunti na lang at sasabok na ako. Noong nilibing ang aking anak, nakaitim ako. Hindi lang tamit ang maitim sa akin, kundi pati yung presensya ko. Wala na akong nararamdaman noon. Hindi na ako makapag-isip. Para na akong isang tao na malapit na rin sa kanyang hukay. Lahat na nagpunta, ikuwento kung gaano kabait si Sam. Kung gaano siya kaperpekto na parabang isang anghel. Para naman, hindi ko alam kung kaano siya ka-espesyal sa akin. May isang lalaki na pumunta sa kanyang libing. Isang lalaki na namumukod-tangi sa lahat. Nalapitan niya ako at pinigay ang isang malaki at makapal na libro. Nung panahong yun, akala ko isa lang siya sa mga magulang at nagbigay ng isang koleksyon ng litrato nung buhay pa si Sam. O dahil din siguro namamanhid na ako nung mga oras na yun at binaliwala lang ang mga malamig na kamay nito at kahit ni minsan ni hindi ito nagsalita tungkol kay Sam. Lumipas ang isang buwan, gulong-gulo pa rin ako, nagpapakalango sa alak, mag-isa sa aming apartment. Nakatitig lang sa isang lugar, manhid na para umiyak. Nabago lang noong dumating ang aking kapatid na babae. Hinawakan niya ang aking mga kamay at kinausap. Doon lang ako nag-breakdown. Pinakinggan niya lahat-lahat ng aking mga sinabi kahit na parang paliw na ako. Dahan-dahan niya akong tinayo at inalis sa depresyon na unti-unting lumalamon sa akin. Inaamin ko hindi yung piglang nawala na lang pero sapat na
para makabangon ako at kahit papano magkaroon ng konting pag-asa. Yun din ang nagtulak sa akin para buksan ang librong binigay sa akin ng isang lalaki noong libing ni Sam. Kasi gusto kong maalala ang anak ko, ang mga masasayang araw niya na kasama ko siya, at siguro isa na rin yung paraan para subukan ko nga ang aking sarili kung tanggap ko na ba talaga. Binuksan ko ang libro para siyang isang binder. Katulad ng aking inaasahan, punong-puno ito ng litrato ni Sam. Nagtaka ko kasi ang mga kuha ay galing sa malayo at medyo malapo. Ang iba mga litrato ay kasama pa ako. Sumama ang aking pakiramdam dahil sa mga nakita ko, pero nagpapakasakali pa rin na ang mga susunod na litrato ay kahit papano magbibigay ng linaw. Sa gilid ng isipan ko, gumawa ko ng iba't ibang dahilan kung paano niya nakuhang mga litratong yun. Ang mga litrato ay papalapit ng papalapit habang papalapit ang kaarawan ng aking anak. Nakita ko na pinigyan ko siya ng maliit na bike nung birthday niya nang 5 taong gulang siya, at kasunod ito ang sugat sa kanyang tuhod dahil dito. Marami pang mga pahina ang libro at inakala ko nga na wala itong laman dahil nga pumanaw na siya noong birthday niya ng 6 taon. Pero meron siyang isang litrato bago kami pumunta ng sine. Naalala ko pa ang kanyang pink na kapote na pinilit niyang isuot, at ang mga kamay ko ay nasa kanyang balikat. Walang litrato noong nasagasaan siya. Sa di maipaliwanag na pagkakataon, ang kanyang buhay ay nagtuloy dito sa libro na hawak ko ngayon. Nakita ko pa ang kanyang 7 kaarawan kung saan kasama pa ako doon sa hardin at punong-puno ng pintura ang aming mga katawan. Ang kanyang 7 kaarawan. Biglang pumasok ang realidad sa utak ko at parabang biglang hinampas ako ng katotohanan na imposible itong mangyari. Pinagsak ko ang libro. Nakaupo lang ako sa kusina, nakatitig sa libro. Isa itong Photoshop. Hinihiling ko na isa nga lang itong Photoshop at may nagparank lang sa akin. Oo, hinihiling. Kasi wala naman ibang explanation para dito. Kagat-kagat ko nang madiin ang aking ngipin. Nag-iisip kung ipagpapatuloy ko ba ang aking pagtingin. Nagdesisyon na ako. Wala naman nang mawawala, yan ang nasa isip ko. Kaya tinuloy ko ang pagtingin sa litrato. Hindi ko maipaliwanag ang pakiramdam ko noon habang unti-unting binubuksan ang mga pahina ng libro. Tumuloy ang kanyang buhay sa loob ng libro. Nakita ko pa na natanggal ang kanyang mga baby teeth, ang kanyang first day grade sa school. Ang paglipat ko ng mga pahina ng libro ay pabilis ng pabilis. Natapansin ko na ang photographer ay palapit ng papalapit sa kanya habang lumalaki siya, pero hindi naman sa lahat ng litrato, pero nakikita ko na papalapit ng papalapit ang kuha ng mga litrato. Napakaganda niya. Nung nagdalaga na siya, kamukhang kamukha niya ang kanyang nanay. Ang kulot na buhok, pati na rin ang mga ngiti. Habang tumatanda siya, patanda na din ang patandang mukha ko sa mga litrato, at kakaunti na lang ang appearance ko sa mga to. Ang kanyang 16th birthday ay kakaiba. Kasama niya ang kanyang mga kaibigan, nagpipiknik, pero parang merong kakaiba sa background. Doon sa mga puno at mayayabong na halaman sa may park, nakatayo ang isang nilalang na parabang nagmamatyag. Kung tutuusin, mahirap siyang makita kasi maitim lang siya, parang isang anino lang. Napansin ko ang kanyang figura ay nagkaroon ng isang anino doon sa damuhan. Napabalik ako ng sandali at huminga ng malalim. Masyado itong kakaiba, sabi ko sa aking sarili. Masyado akong naging abala panoorin ang paglaki ng aking anak na hindi ko naisip kung anong magiging katapusan nito. Makiramdam ko noon na pinapanood ko ang aking sarili, tinitignan ang mga litrato na parabang ako'y nasa isang panaginip, o di naman kaya ako ay nasa isang TV.
Nagpatuloy ako. Ang nilalang na nakita ko ay padalas ng padalas ang kanyang paglitaw sa mga litrato. Matangkad siya. Naakala ko noon na sa mga susunod na larawan ay hindi ko na siya makikita, pero nagkamali ako. Habang ang mga litrato ay papalapit ng papalapit sa kanyang 18th birthday, ang nilalang ay papalapit din ng papalapit bawat taon na papirthday ang aking anak. May caption ito ng another year. Hindi ko na din makilala ang aking anak habang papalaki siya ng papalaki sa mga litrato. 18th birthday. Ang kuwa ay nasa isang bahay na medyo may kadiliman. Ang mukha ni Sam ay halatang takot na takot, at ang mga litrato ay paiba-iba na parabang nag-roleplay siya. Andiyan na ang suot niya ang parang isang mahabang gown na parabang isa siyang reyna noong unang panahon. Meron din siyang suot na parabang katulong at kunwari nililinis ang mga sahig. Ang nilalang ay mas malapit na ngayon. Ang kanyang mga kamay o paa ay nakikita na sa mga litrato. Sa lahat ng mga kuha ay halatang nahihirapan at nasasaktan si Sam. Maraming mga galos sa mukha niya. Ang payat-payat niya na sa mga litrato. Para akong pinapatay ng pangalawang beses sa mga nakita ko. Para akong nasuka sa aking mga nakita. Parang hindi ko na kaya. Ang nag-iisa kong anak. Para lang ganitohin. Ang huling litrato na nakita ko bago ko sinira ang libro at nangako na hindi na ito muling bubuksan pa ay noong 18th birthday niya. Ang litrato ay may caption na sa wakas. Nakatingin lang siya sa camera, umiiyak. Nakaluhod siya at nakasuot ng evening dress. May subo-subo siyang mansanas at ang kanyang mga kamay ay nakatali sa kanyang likuran. Ang kanyang makeup ay kumalat na dahil sa kanyang pag-iyak. Sa litratong yun, parang siyang nagmamakaawa, humihingi ng tulong. Subalit, hindi ko siya matulungan. Sinirado ko ang libro at lumabas ng bahay. Ang buong katawan ko ay nanginig at gusto kong umiyak. Hindi ko pwedeng tawagan ng mga pulis dahil nga 6 years old lang nang bawian siya ng buhay. Dahil dito, hindi ako makatulog ng maayos sa gabi. Hindi dahil sa mga nakita ko. Kung hindi, sobrang dami pa ng pahina ang hindi ko pa napupuklat.